ako magsasaka. Yung aking anak, natural magsasaka rin. Abay, wala na akong ginawa kundi araruhin ang lupa. Sapagkat yun po ang aking kinagisnan. Mula ng aking ninuno hanggang sa akin at ng aking mga anak. Yun, araruhin ang bukid. Dang tayo po ay may makain. Sapagkat alam niyo naman, kaming magsasaka, ang nagtatanim ng palay na siya namang nagiging bigas, na siya namang nabiging kanin na kinakain ninyong lahat sa araw-araw. Hindi po ba mahalaga ang aking trabaho? Hindi po ba? Mahalaga naman talaga. Eh ang kaso naman naman, sa halaga ng aking trabaho, eh wala namang nagpapahalaga. Aba, eh biruin mo naman, ha? Itong akala kong land reform, ay bibigyan na ako ng titulo para sa aking lupang sinasaka. Sapagkat iyon naman ang ipinangako ng gobyerno. Alam mo, matagal ka na rin lang nagsasaka, panahon na, para ikaw naman ang magbayari ng lupa. Ako naman ang naghirap, hindi lang naman taon, sampo, daan-daan taon na, eh di dapat naman sana mapasa akin ang titulo, hindi po ba? Abay, kaya nyo ba naman at tuwang-tuwa ako binigay? Eh di nasa akin na. Tuwang-tuwa ako. Eh di okay na. Patuloy ang buhay sana. Okay na sana eh. Abay, malaman-laman ko, pagkatapos ng mahigit 10 taon na nasa akin ang lupa, aba, ibabawiin daw? Aba, itarantado naman talaga itong atong mga landlord na ito, ha? Pero ano naman akin ay babawiin pa? Tama ba naman yung iyon ay babawiin pa? Hindi naman yata tama yon. Nagkawalay-walay pa kami ng aking pamilya. Aba, eh hindi naman maganda yon. Pero ganun pa man, sa galit ko nga na binabawi ang titulo sa akin, ako'y naglakad. Aba, lakad ako ng lakad. Sa isang uwi ko sa amin, abay pagbalik ko eh, may nakita akong billboard. Ang sabi pa naman ng billboard eh, yung daw lupang sinasaka ko ay may nakabili na. Sapagkat gagawa doon silang hotel, ng mall, at ng planta ng simento. Ha? Eh paano nangyari yun? Eh akin ang lupa ah. Pero na akong hawak na titulo ay babawiin pa. Sapagkat para daw po sa pag-unlad. Kailangan daw po nating umunlad. Umunlad? At sa inyong pag-unlad, eh akong kawawain ninyo? Aba, eh hindi yata tama yun. Ako sa galit ko talaga eh. Hinanap ko yung leching nagbenta ng lupa ko para balikan ko siya sa kanyang pangako. Aba, eh pagpunta ko din sa Maynilang hayop ay nakita ko. Sa billboard ko rin nakita ang putang ina. Alam niyo kung saan ko nakita? Aba, nasa billboard, nakapamewang pang gano'n, no? Aba, tumatakbong congressman? Kung ang hayop na ito, yung taong yon na kumuha ng lupa ko, aba ngayon ay politiko pa. Hindi ko binotong tarantado yun, abay nanalo. Nanalo ha, na congressman. So ngayon, meron na siyang kapangyarihan. Nasa batas na, nalalo pa niya akong sikilin. Ano daw ang ginawa? Abay, eh, meron na ngayon doon sinasabing charter change. Ipinaliwanag pa nga yan sa akin, hindi ko naintindihan yung charter change. Palibasa ako yung mangmang eh. Ando lang naman ang inabot ko sa pag-aaral. Yung daw charter change na yan, alam niyo ba kung anong gagawin? Ngayon daw, yung mga foreigner, eh siya'y pwede nang magmay-ari ng aking lupang sinasaka? Ano? Yung pinagsakahan mula ni Nuni Nuno ko, ngayon, ay pwede rin bilhin ng mga foreigner? Ha? Aba, yung asawa ko namatay ng tirik eh, sa hirap. Yung aking anak ay ngayon nasa Hong Kong nagtatrabaho bilang katulong. Ako ngayon dito'y lumalaban para makuha kong lupa ko. Pagkatapos sasabihin ninyo, mapupunta sa foreigner? Aba, eh hindi naman yata tama yan. Hindi yan tama. Sapagkat ang lupang aking sinasaka, eh sana ako'y nakikinabang. Hindi yan tama. Aba'y nakakagalit na ah. Anong gagawin ninyo ngayon sa akin? Panonoorin nyo na lamang ako. Wala naman kayo talagang pakialam sa magsasaka eh. Yan ang problema natin mga Pilipino. Wala kayong pakialam sa akin. Kayo, nandito kayo ngayon mga press. Ako'y nagmamakaawa sa inyo. May gagawin ba kayo o kukunan nyo lang ako ng litrato? Kung kukunan nyo lang ako ng litrato, wag na lamang. Ang kailangan ko'y resulta. Kung wala namang resulta ang aking paglakad-lakad na ito, wala rin mangyayari. Siyempre, ginagawa nyo yung trabaho nyo. Kukunan nyo ako ng litrato maganda. Ilalagay niyo ako sa dyaryo? Para ano? Para ano?
para lalong pagkawanan? Hindi naman ako tutulungan eh. Aalhin ko ang magagandang litratong yan. Souvenir? Ilalagay niyo sa dyaryo isang araw, dalawang araw, pagkatapos ano, wala na. Ang kailangan ko, makuha ko ang lupang sinasaka ko. Hindi ko ito ginagawa para sa aking sarili. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng para naman talagin niyo sa lupa? Gutom! Yan ang mangyayari sa inyo, gutom. Dahil nilalapastangan ninyo kaming mga magsasaka. Kami ang may dahilan kung bakit tayong lahat ay may kinakain. Para sa pag-unlad, mawawala ang ating food security. Para sa ibang bayan, para sa progreso, para sa simento, para sa biofuel, para sa mayayaman. Paano naman po kami? Paano naman kami mga magsasaka? Kami mga tunay na naghihirap para sa lupa. Ano ang gagawin ninyo sa amin? Patayin niyo na lang ako! Gusto niyo, patayin niyo na lang ako eh! Baka kung mamatay ako, may mangyari sa bayan ito. Okay na rin ho sa akin. Pero utang na loob, wag lang kayong manood. Kung nakikinig kayo ngayon, gawa ninyo ng paraan ng aming mga problema.